ganun agad. Nagbabalik uli ang Code Leo para sa isa na namang travel vlog. Yesterday, nag-ano lang kami, nag-photoshoot lang kami sa tawag na to, sa Pinto Art. Kasi first time namin makapunta, tagal-tagal na namin sa Antipolo, pero doon lang kami nakapunta. Tapos nagsanggip lang kami. Yun lang naman, so hindi na ako nag-vlog. Pero today is our second day ng leave namin. So itutour namin kayo. Tatlo yung pupunta at destination namin ngayong araw na to. So yung first namin pupuntahan is Regis and Cloud. Dito sa May Tanay. Pag-hi muna yung driver ko. Ang hirap ko. Ganun-ganun yung pili ko malapit na. Babalikan ko kayo later. Destination namin, nandito kami ngayon sa Regis and Clouds, and tignan nyo ang view. Wow! Kita nyo yan, hindi man kami nakapag-bagyo. Hindi papatalo si Sierra Madre. Diba? Guys, for 200 pesos, yan yung makikita nyong view. At ang lamig. Para kami talagang nasa Baguio. Yun talaga yung inanap namin, yung ambience na parang nasa Baguio kami. So, inilipot namin kayo. So, ito yung mga, isa sa mga highlights dito sa lugar na to. Ta-da! Ito yung tinatawag nilang veranda. So, pwede ditong mag, parang couple meal. Couple meal? Yun yung word na hinanap ko, romantic. Eh, paano pag mag-isa ka lang, wala kang jowa? Romantic pa ba yun? Ito naman yung mga accommodations nila. Ito yung parang tinatawag nila, parang Nipa Hut. Ganyan. Yeah. Nasa harap ko lang pala, meron pala sa harap ko. So, pang size ni Michael. Ay, grabe siya! Tawag na to yung twin cabana ko, mas pang malakihan, pang mukaan eh, no? Pang pamilya, ganun. Ayun. Ayan yung twin something nila. Saan ko makita yun eh? Parang kama lang siya. May kama lang siya sa loob. Ganun. And there you go, guys! Magpapaalam na kami kay Regis and Clouds. Pupunta na kami sa second destination namin, and as you can see, nag-change outfit na rin ako. So, syempre, bagong lugar, bagong dami-dami. Bago. Hindi, syempre, dapat ano, enjoyin mo kasi nga, di ba? Dito-dito na nga lang, hindi mo pa ba make the most out of it. Tama ba yun? Tama. 0.3 kilometers lang yung layo niya. So, malapit na malapit. Ang problema lang namin dito, tignan nyo naman yung daan. Diba? Kanina marami pang putik. Balikan namin kayo mamaya pagdating namin sa second destination. Nakapag-ganito ako kasi maliligo tayo. Hindi beach ang pupunta natin kasi nasa dagat. Kawahat bath. Kasi, ay, bath. Kailan kasi perfect ka dito eh. Perfect has? Has bath? Ayun na nga. Gigil mo. Dapat 10 o'clock pang schedule namin. Kaso, medyo matagal-tagal na rin naman kami doon sa Regis. Eh, baka pwede naman tayo papasok kami mas aga-aga. Mas aga-aga. Mas anga-anga ka ba talaga? Mas maaga-aga. Ganyan. Sige na. Mamaya ako, ano nung pamahabi ko eh. Mahabi mo. Tagal na. Patay mo na. So, sa second destination na tayo. This is El Paso Resort. Sabi ko sa inyo, malapit lang sila. Wala pang 1 kilometro. Tapos, ayan. See? Look. Tapos, may Kawahat
hot. Ito na, gawa hot bath kami mamaya. Ayan. So magpipicture-picture muna kami. View. So this is worth 300 pesos. 300 pesos tas ang entrance is 120 pesos lang. A few moments later. Muntik na namin makalimutan, meron pala sila dito yung parang Habitol. Tawag nila the Netherlands. Accommodation din to. Nakalimutan ko na yung price. Alam niyo, ilalagay ko na lang lahat ng link nila sa description box para at least mas detailed yung ibigay nilang price. So there, may pa-bridge din. Ayan. May pa-bridge. May pa-card din pala. Ayan oh. Ayan. That's it for this place. Meron pa kaming isang stop or meron pa kami isang destination. But bago yun, kakain muna kami. So, this is our final, the final destination, last destination for today, and change outfit na naman ang ate mo. Wow! Ayun. Nasa Fresno and Agro ba yun? So today, nagka-camping kami, and bababa lang yung bundok, actually, ayan lang siya, oh. Ayan. So, ayun, akyatin na namin siya. Camping, tsaka may mga activities din dito. Though mas marami nga lang kami gagawin tomorrow, pero babawasan na namin siya or mag-activity na kami today. Sasabihin ko na lahat bago pa ako hingalin kasi maglalakad na kami. Pero sabi doon, ano lang, 30 to 45 minutes, depende sa ano mo, depende sa pacing mo. Eh, umaakit naman na kami, so feeling ko saglit lang to. Sana. So doon kami magkapalimas ng gabi, dala na namin yung tent, pagkain, ayan. Yan. Pero ano lang to, maliit lang, ha? Light pack pa namin to, guys. Light pack pa namin ito. Balitaan na lang namin kayo later kasi hinihingal ako. Miss ko yung halin, diba? So, see you later, guys. So, after less than 30 minutes lang, akit na namin to. So, nakatulog na kami. Ako lang pala. Sabi ni Mike, kumihilik-hilik pa daw ako. Hindi na ito to. Lakas kasi ng hangin sa taas. Maganda sana yung view doon. Kaso nga, sobrang lakas ng hangin. Mamaya, mag-evacuate kami gabi na. So, minabuti namin na ngayon pala mag-evacuate na kami. So, ito yung isa sa mga highlight dito sa camp na to. Ito yung giant web nila. Ayan. Parang yung sa Geo Reserve, yung sa Masungi. Kaso nga lang yung Masungi, hindi pa siya open. Ito yung smaller version ng Masungi. Dapat wag kang e-ing-ing dito. Dapat wag kang e-ing-ing dito. Nag-relocate ulit kami for the third time around kasi sobrang lakas tong hangin pa din kahit nasa baba na kami. Hindi na hinayin ang tent namin. Hindi pa sila yung tent namin kasi kaya pa naman niyang tumayo. Pero pag sinamahan na ng ulan, cancel na. So, nag-relocate kami. Kinausap namin yung caretaker sa taas kung pwedeng dun kami sa loob ng parang hall nila mag-pitch ng tent since wala din naman tao. And, so sobrang balit ni ate, umayag siya. So yun, dun yung Mount Coolies. Yan. Dun yung mismong campsite. Tapos andun yung spider web. Then, yung third namin is itong Sambong Peak.
Yung isa is 620 MASL. This is 629 MASL. So, mas mataas siya ng bahagya. At ang maganda dito, meron siyang pa-ganin. Pa-heart. So, pa-couple ulit. Kaso tingnan, makakita oh. Ang lakas ng hangin, di ba? Sa ganitong panahon daw, sobrang lakas ng hangin. Kaso nakakatuwa, kasi nasa na yung mga tour guide. May mga tour guide kaming aso. Ang kukit ng mga asong yun. Talagang sinusundan. Parang, tinuturo sa amin yung daan. Tapos titingin pa sila kung ano, kung nakasunod ba kami or hindi. Kasi kapag hindi kami nakasunod, hihinto talaga sila. Ito yung tatlo. Brownie! Hindi talaga Brownie pangalan. Ako na nagpangalan. Brownie! Ito si Whitey. Ito si Bruno. Bruno! Actually, ito na yung last activity namin for today. Tomorrow, magang-maga kami for other activities. Kaya namin tomorrow to know what are. Kailangan namin maaga magising para makita namin or maabuta namin yung Sea of Clouds. Ang kaso, sa sobrang lakas ng hangin, pag ganito pa rin tomorrow, malabo magpakita sa Sea of Clouds, di ba? So yun. So sana umokay-okay yung hangin tomorrow morning. Kahit umaga lang. Punta natin si Michael kasi feeling ko ang ganda ng view niya. Bago tayo dun sa puso. Oh. Ang ganda ng sunrays, oh. Ewan ko kung kita sa video. Pero may sunrays. That's it for now. We'll be back later. Kain. Tinigang. Tinigang na walang kangkong. Tapos may lalaya kami naghihintay. Yan yung tour guide namin. Tour guide namin. Literal, tour guide namin siya. Good morning, guys! So, third day and nasa Noah's Ark kami. So, this is the first destination for today. And unfortunately, walang clearing, mahangin. So, walang Sea of Clouds. So, as you can see, walang Sea of Clouds. Yan. Pero ang ganda ng view. Thankful na lang din kasi hindi umulan. At ang sobrang putik ng papunta dito. Sobra. Pero mas maputik pa rin sa tulag. So, update namin kayo later. Magpipicture lang kami. Tinatawag nila yung hanging bridge and literal ang lalim niya, hindi siya MMM bridge lang. Wow. Oh? 100 plus feet yung taas niya and super ganda at ang haba niya. Oh diba? Ang ganda, in fairness sa paganda nila at hindi masyadong naapektuhan ng bagyo. From registration, sabi ni ate, 45 minutes to 1 hour yung tagal ng pagbaba dito. Pero kasi kanina, since pababa lang naman, literal, basag tuhod, pababa talaga, dire-direcho. Kaya binilisan na namin. Pero mamaya, for sure, pag-akyat namin, since pahod, doon kami maraming pahinga. Buti na lang kasi, ngayon, at least may energy kami mag-vlog, mag-video, mag-pictures. Tapos, minake sure na namin na mauna kami sa Noah's Ark para wala kaming kasabay. Wala kaming photobomber and all. Tapos, dadaan na natin yung falls net. So, 10 to 15 minutes yung layo niya pa. Ayun.
destination namin ngayon, Lion Falls. Ayan, grabe ang hirap puntahan. Nakita nyo naman sa video, diba? Pero sobrang ganda. Sabi nga nila, kapag ang lugar mahirap puntahan, worth it. And isa sa mga patotoo. Ito na yung pinaka-tour namin dito. After nito, babalik na kami. Konting espresso. Babalik na rin kami ng Cipolo kasi may lakad din kami mami ang gabi. So yun na for now. Bigyan namin kayo update later, okay? Kung buhay pa kami pa dito kasi grabe yung pahon. So yun. See you later, guys. Bye-bye! Vlog kasi nga sobra literal nakakapagod. Mauubusan ka talaga ng energy, di ba? Yun yung pinaka mahirap na part sa buong hike namin, yung pauwi. Kasi from falls to, sabi ko nga, yung trail ng pa falls ang hirap, tapos yung from hanging bridge hanggang dun sa mismong registration, grabe ang hirap, literal na assault. Dire-diretsong assault, halos walang, ang tawag na to, yung tatag lang, halos walang nanon, yeah. Tapos meron pa part doon, yung may hagdan, yung man-made na hagdan, pero grabe, ang taas, halos, di ba? Ang sakit sa tuhod. But anyway, yun nga, all in all naman, naging worth it naman kasi, after nung mga pinagdaanan namin noon, ang ganda nung hanging bridge. Nakita niyo naman kung gaano ka worth it yung falls. Hindi pa ganun kalakas yung ulan nila. Umabot kagabi. Kaya kahit pa paano malakas-lakas yung tubig. More travel pa. Sana maging okay.